Hello guys! Welcome ulit sa ating bagong episode ng Farm Connect. Siya nga pala ay dumating na ang tubig sa irigasyon. Kaya bago pa mapuno ng ganito ang ating irigasyon ay kailangan na nating tambakan itong naiwan nating trabaho noong nakaraang araw. So ganito po ang itsura niya noon nung natapos natin yung pagsisemento ng tulay. Medyo kailangan pa niya po ng panambak. Kaya dali-dali na kaming kumuha ng mga panambak sa ilalim ng irigasyon dahil doon po naipon ang mga sedimented na lupa. Kaya gamit ang ating kariton at ang kalabaw ay napapabilis ang ating trabaho para i-transport ang sedimented na lupa na galing po sa irigasyon. Inibilisan po nating maghukay ngayon dahil maya-maya po ay parating na ang tubig. Habang nasa bungad po yung tubig ay ayan na po, dali-dali na po kaming nagpahukay. Nakikita nyo naman po sa video kung ano ang ginagawa namin. Yan, hinuhukay po yan. Tapos nilalagay po namin dito. Kailangan po kasing tambakan yan dahil masyadong malalim sa parte na yan. Isa pang rason ay mga ilang buwan na naman ulit ang makakaraan bago namin ulit ito matrabaho dahil nga magiging busy na tayo sa land preparation na naman, paparating na naman ang susunod na cropping. So pag dumating ang tubig, hindi na rin po kami makakakuha ng lupa sa irrigation. So yan po, kailangan na po namin talagang trabawin ngayon, as in rush na rush po. Yung iba namang lupa ay tinatambak na rin namin sa gilid ng irrigation para makaless na rin ng constriction sa flow ng water. At saka isa pa, para matambakan din namin talaga yung gilid ng irrigasyon para pwede rin taniman. Kasi maganda ang sedimented na lupa para sa mga tanim. At syempre, habang tirik po ang araw, tamang pahinga muna at merienda. At syempre, tamang tawanan lang din. Kasi syempre, nagtatanggal lang din tayo ng pagod, diba? Ito nga pala yung natapos namin bago mamananghalian. Ayan, tapos syempre fast forward tayo para hindi maubos yung oras niya sa kakapanood. Ayan na po, nung natapos na kami sa kinahapunan. Ayan, medyo gumanda-ganda na ang itsura, no? Kasi tingnan nyo naman, nung una, nung hindi pa nasemento. Tapos nung nasemento, kulang-kulang pa yung tambak. Medyo gusgusin pa ang itsura. Pero ngayon, medyo okay-okay na kahit papano. Sunod dyan, tatambakan na lang ng buhangin. At syempre, hindi natin maikakailan na nagagamit na rin ng mga bata para sa enjoyment nila. Nandito na rin sila nagsiswimming kasi grabe, ang ganda po ng kulay ng tubig ngayon. Green na green, napakalinis. Nainggit tuloy ako na parang gusto ko rin magswimming kaso hindi pa tayo pwedeng magswimming kasi pawis na pawis tayo dyan sa parte na yan. Nakakaingit talaga, no? Ang sarap din mag-swimming kaso hindi talaga pwede kasi baka mapasma tayo. Tsaka marami din sigurong nakaka-relate sa inyo dahil nung bata kayo naligo din kayo sa irrigation. At syempre nga kinabukasan ulit dahil sipagsipagan tayo, inayos na rin natin tong tubo na gagamitin para sa patubig ng ating palayan. Kaya ganyan, trabaho-trabaho lang ulit. At dahil meron tayong kasamang dalawang bata na gustong makasama sa today's video, kaya ganito po ang ating ginawa sa kanila. Ayan, nag-garden sila. Mukhang tuwang-tuwa naman yung itsura nung isa o yung kuya. Gusto yung makasama sa video, ha? Ang hirap-hirap kayang kumuha ng video tapos andyan kayo, bigla nyong sisirain yung camera view. Ayan, nag-garden muna sila tapos eto naman yung aking palang hitik sa bungang kalamansi na tumubo lang po yan sa sa isang baldeng maliit. Bukod sa kalamansi, may kamatis din tayo, talong at saka sitaw. Baka in few weeks mamumunga na yan at matitikman na natin ang bunga niya. Ayan, at mukhang nag-enjoy naman yung isang bata dun, no? Nagkukunwari siyang nagbubungkal daw ng lupa. Very good daw siya. Anyway, after pala namin mananghalian dyan, so madami kasi tayong sirang tubo na kinain ng daga at yung iba naman ay butas-butas na talaga.
Siyempre dahil nagtitipid tayo at kailangan nating gawa ng remedyo para hindi na tayo bumili ng bago. Kaya yung mga lumang ano tubo, sinakripisyo natin, ginawa natin pang ano, pang takip sa mga butas. Kailangan nating gumamit diyan ng ano ng tawag dito, heat gun, para yung nilalagay natin na tinatapal nating ano, tinatapal nating tubo eh maging flexible at sumunod sa hugis ng tinatapalan nating tubo. Dito naman, gumamit pa rin tayo ng heat gun para tapalan pa rin yung ano, yung butas. Gamit naman yung kutsara pang platada. At siya nga pala, nakapagpaanak na nga pala tayo ng kambing. Ito yung bisiro niya ngayon, nung itim. Ang ligalig niya ito. Magdadalawang buwan na po yan, ang bilis po niyang lumaki. Alakas kasi dumede dahil mag-isa lang siyang anak. Ganyan po siya kaligalig kung ano-anong ginagawa niya sa nanay niya. Siguro dahil only daughter kaya ganyan. Hindi siya pinapagalitan. Ito naman yung isa, buntis na rin. Hindi nga lang ako sure kailan manganganak. At mukhang may pagkabaliw-baliw din tong kambing na to. Ano. Tingnan niyo kung paano niya laruin yung ano. Gusto niya magduyan, eh, hindi nga pwede, di ba? Tapos ito nga pala yung tatay niya. Ang tinawag ko dyan, Balbasing Bruno. Medyo mabalbas kasi. Tapos, eto nga ang trabaho ko pala na hindi ko magawa-gawang malinisan kasi taglagas na naman pala ng dahon. Ang dami na namang dahon. Anyways, eto nga pala yung 2-gas burner ko. Ang cute, diba? Dinisenyo yan ng nanay ko. Pinagyabang niya pa nga yan eh. Siya daw nag-design. At eto nga pala yung aming talong ngayon. Medyo marami-raming bunga. Uy, organic po yan. Hindi po inisprayhan yan. Alam nyo ba kung ano yung insecticide na ginagamit ko dyan? Alam nyo ba yung ihi ng rabbit? Inisprayan ko po yan ng ihi ng rabbit. Ayun. Butas-butas. Butas-butas, ang daming uod. Pero syempre, joke lang yun, no? Hindi yan butas-butas. Kasi maganda yung bunga niya ngayon dahil medyo dry pa. Dry pa ang season. Wala pang gaanong mga insekto. Kaya yan, marami-raming tortang talong na naman ang uulamin natin. Maganda kasi yung bunga. Tignan nyo, medyo tatlo-tatlo pa. Yan. Diba ang ganda? Kumikislap-kislap pa yung bunga. Oh, diba? Kislap-kislap. At syempre, hindi rin nakatiis ang inyong lingkod. Naligo na rin tayo sa ating infinity pool. Oh, diba? Ang ganda, ang saya-saya. Libreng swimming pool. Infinity swimming pool namin po yan dito sa aming bukid. Alright. Ang saya-saya, diba? Ay, nako. Sabi ko, huwag maingay eh. Nagbibideo ako eh. At syempre kasama ko tong mga magpipinsang mga chikiting. Mas masaya kasi pagka mas maingay or mas masaya pag mas marami. O di ba? Kitang-kita naman yata sa mukha na nag-enjoy sila, di ba? Tsaka tingnan niyo oh, ang linis ng tubig, ang liwaliwanag. Kaya ang sarap-sarap maligo talaga, ang lamig-lamig pa. Ayan, guys, teaser nga pala para sa ating susunod na episode ay gumawa po tayo ng bakod na may perimeter na less than 200 meters. Sa matipid po, opo, napakatipid po na pamamaraan ng pagbabakod ito na hindi po kayang sirain ng ating mga kambing. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na ating episode.